Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Charlemon Earl M. Ocampo, isang licensed professional teacher at kasalukuyang guro ng Filipino sa Manila Cathedral School. Sa pagtuturo ng Filipino ay mayroon tayong dalawang bahagi. Una ay ang pagtuturo ng panitikan. Ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan na panitikan ay tungkol sa isang alamat. Pangalawa, sa wika naman, ito ay mga uri ng pang-abay. Ngayon, sa bawat pagtuturo ng isang guro, o tulad ko, isang guro, kinakailangan na ang lahat ng gawain o ang mismong paksang aralin ay nakaangkla o nakapaloob sa curriculum guide mula sa DepEd. Ngayon, narito ang mga pangunahing layuning aking hinala o kinuha mula sa curriculum guide. Para sa panitikan, una, nakabubuo ng balangkas ng napanood na alamat. Pangalawa, sa wika naman, nakagagamit ang mga mag-aaral ng mga uri ng pang-abay. Ngayon, pag-uusapan muna natin kung ano ang kahulugan ng alamat. Kapag sinabing alamat, ito ay isang aktang pampanitikan o uri ng kwentong bayan na tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Sa Pilipinas, marami tayong mga halimbawa ng isang alamat. Halimbawa, ang alamat ng pinya, ang alamat ng mansanas, ang alamat ng kwintas, ang alamat ng tsinyelas, at kung ano-ano pa. Ngayon, sa bawat alamat o sa bawat kwento ay mayroong kakikitaan o dapat gawan ng isang balangkas. Kapag sinabing balangkas, ito ay ang pagkakahanay-hanay ng mga mahalagang pangyayari. Tulad sa alamat, meron itong isang balangkas. Kapag sinabi ring balangkas, ito ay nahati sa tatlong bahagi. Una ay ang simula. Dito natin malalaman kung paano nagsimula ang kwento ng isang alamat o isa ba pang aktang pampanitikan. Pangalawa, gitna. Narito ang pinakarurok ng istorya o kwento. At panghuli ay ang wakas. Dito naman malalaman natin kung paano nagwakas ang isang kwento o alamat. Ngayon, sa mga pinakapangunahing layunin ng paggawa ng balangkas ay ang hindi upang pahabain o isalaysay lahat ng mahalagang pangyayari. Tanging pag sinabing balangkas o pagbabalangkas, ang dapat gawin lamang dito ay ang balangkasin yung mga mahalagang serye o senaryo sa bawat pangyayari. At dito nga sa alamat na aking tatalakayin, ang napili kong alamat na tatalakay ngayong araw ay tungkol sa alamat ng pinya. Pero dahil alam naman natin na marami pa ibang alamat sa Pilipinas at marami tayong alam na alamat bilang isang mamamayang Pilipino, ay hindi ko na nilimitahan kung anong alamat ang aking tuturo. Ngayon, narito ang ilang mga pangusap na hinalaw ko sa isang alamat na may umagat na ang alamat ng pinya. Unang pangungusap, nagkasakit si Aling Rosa noong nakaraang Webes. Pangalawa, sa loob ng bahay, inalagaan ni Pinang ang kanyang ina. At panghuling pangungusap o pangatlo, masigasig na ginawa ni Pinang ang lahat. Sa bawat pangungusap na nariyan, ay may kita natin may mga salita o pariralang nakasalungguhit. Ayan ay bahagi ng wika. At alamin natin kung anong bahagi ng wika o gramatika na pabibilang ang mga salitang iyan. Ngayon, sa pagtuturo ng Pilipino, panitikan ang siyang lunsaran sa pagtuturo ng wika. Kaya naman humango ako dyan sa panitikan na ang alamat ng pinya. At narito na nga tayo sa punto upang talakayin ang wika. Sa wika aspeto naman tayo nakafocus. Ngayon, kapag sinabing pang-abay, ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa o action word, pang-uri o adjective, at kapwa pang-abay. Ngayon,
Kapag sinabing pang-abay, sa wikang English, ito ay may katumbas na adverb. Ngayon, may mga uri ng pang-abay. Narito ang 10 uri ng pang-abay. Una, ay ang pang-abay na pamanahon. Kapag sinabing pang-abay na pamanahon, ay dito tinatanong o malalaman kung kailan ito nangyari. Halimbawa, sa pangungusap na yan, ang templo ng Vishnu ay binuo noong nakaraang 10th siglo. Ibig sabihin, kapag sinabing pang-abay na pamanahon, ito ay sumasagot na sa kailan. At ang pang-abay sa pangungusap na yan ay ang noong makaraang 10th siglo. Basta ang tanging focus lamang ng pang-abay na pamanahon ay ang upang tukuyin kung kailan nangyari ang isang pangyayari. Pangalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Kapag sinabing pang-abay na panlunan, ito ay tungkol sa sumasagot sa tanong na saan. Sa pangungusap na yan, sa India, matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon. Ngayon, saan matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon? Ang tamang sagot ay sa India dahil ang panlunan ay sumasagot niya sa tanong na saan. Pangatlong uri naman ay ang pamaraan. Kapag sinabing pamaraan, ay tinitimbang nito kung sa paano ginawang isang bagay. Halimbawa sa pag-uusap na yan, patagilid kong matulog ang aking bunsong kapatid. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Kaya nga pamaraan. Yan. Paano natutulog ang aking bunsong kapatid? Ang tamang sagot ay patagilid. Basta ang tanging focus lamang nito ay upang malaman kung sa paanong paraan ba sinasagawa ang kilos at sumasagot sa tanong na paano. Ang ika-apat na uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pang-agam. Pag sinabing pang-agam, ikaw ay hindi tiyak o hindi sigurado. Kaya nga meron kang pag-aaga, meron kang pagdududa na hindi naman totoo ang isang bagay. Halimbawa, siguro, si Ana siguro ang hihiranging kampiyon sa patimpalak. Ito ay sumasagot sa, ito ay may mga salit, para malaman na ito ay isang pang-abay na pang-agam, ay may mga salitang dapat tandaan. Halimbawa, magsinabing pang-agam, ito ay, sa pangungusap, makikita ang mga sumusunod. Marahil, siguro, tila, baka, wari. Basta ang tanging bibiyang pansin lamang kapag sinabing pang-abay na pang-agam, ikaw ay hindi sigurado o hindi ka tiyak. Panlima, kapag sinabi namang pang-abay na iglitit, ito ay ang mga paningit o mga kataga sa Filipino. At dito, narito ang ilang mga halimbawa ng ilan sa mga katagang inklitit. Una, ang ba, kasi, kaya, sana, na, daw, raw, din, orin, naman, pala, tuloy, nga, lamang, o lang, man, muna, pa, at ho. At base nga dyan, sa pangungusap na yan, basahin natin, sa pangungusap na yan ay ang, siya pala ang pinaka-nangunguna sa kanilang klase. At pag sinabi nating pang-abay na inglitik, kalimitan yung katagpuan sa pangalawang salita bago ang unang salita. Tulad niyan, unang salita ay siya. Ito, at ang pang-inglitik naman ay matatagpuan sa pangalawang bahagi ng pangungusap. Ang inklitik dyan ay ang katagang pala. Ngayon, ika-anim na uri. Kapag sinabing panang-ayon, ikaw ay mayroong pagsang-ayon. Nandiyan sa channel na mismo salitang yan, panang-ayon, ikaw ay mayroong pagsang-ayon. At ito ay ang mga halimbawa ng panang-ayon ay ang mga sumusunod. Oo, tunay, sadya, talaga. At base dyan sa pangungusap na yan, talagang mahusay si Carlo sa lahat ng
asignatura. At ang ginamit na uri ng pang-abay na panang-ayon ay ang salitang talaga. Ibig sabihin, meron kang pagsang-ayon. Sunod, ay ang pang-abay na pananggi. Pag naman, kung kanina panang-ayon, meron kang katiyakan, ito naman ay pananggi o meron kang, ikaw ay merong pagtanggi. Halimbawa sa pag-uusap na yan, hindi ako marunong magluto. Ito, narito ang mga salita, upang mas malaman natin na ang salitang ito pala ay pang-abay na pananggi. Una, hindi. Ayun, gawa sila sa pangungusap na yan, ay ang hindi, ibig sabihin merong kang pagtanggi na ikaw ay, na ito ay isang uri ng pang-abay na pananggi. At ang ikawalo, ay ang pang-abay na panggaano. Dito, sa pang-uri ng pang-abay na ito, ay nagsasaad ng sukat o at ng timbang. Halimbawa, nanatili ng 5,000 taon ang kaguluhan sa Mindanao. At diyan nga, malalaman natin kung gaano katagal lumipas ang kaguluhan sa Mindanao. At ang ginamit na pang-abay na panggaano diyan ay ang ng 5,000 taon. Ibig sabihin, inaalam mo kung gaano katagal ikaw ay sinusukat mo o tinitimbang mo kung gaano katagal nangyari ang isang pangyayari o isang kilos. Sunod, pag sinabi naman pang-abay na pamitagan, ito ay mayroong o pagkasaad ng salitang may paggalang. At ito ay binubuo ng salitang po at opo. Halimbawa, kailan po ba kayo uuwi sa lalawigan ninyo? Diba? At ang pang-abay na pamitagan dyan sa pangungusap na yan ay ang po, meron kang paggalang. At ang panghuling uri ng pang-abay naman ay ang pang-abay na panulad. Pag sinabing pang-abay na panulad, ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang bagay. Halimbawa, higit na magaling sumayaw si Armando kaysa kay Alex. Diyan, kapag sinabing panulad, ikaw meron kang paghahambing na sinasagawa sa pagitan ng dalawang bagay o dalawang tao. At diyan nga ay gumamit ng salitang kaysa, ibig sabihin, ikaw ay nagtutulad. At yan. At bago nating tapusin ang talakayan na ito, ay meron akong tatlong mahalagang tanong na dapat malaman o dapat sagutin ng mga mag-aaral. Una, paano nakatutulong ang pagpapalaganap ng alamat sa kasalukuyang panahon? Pangalawa, bakit mahalagang pag-aralan ang isa sa mga bahagi ng pananalita ang uri ng pang-abay? Pangatlo, bakit kaya dapat linangin ang kasanayan sa pangwika ng bawat mag-aaral ng bawat paaralan sa bansa? Ayan yung tatlong mahalagang tanong na dapat sagutin ng aking mga mag-aaral. Ngayon, bilang katapusan o bilang matapos kong talakayin ng ating tinalakay ngayong araw na ito, ay gusto kong magsagawa ng isang activity. Kumuha ng isang buong papel at gawin ang inaasahang pagganap. Tulad nga ng sinabi ko, kapag syempre nasa curriculum guide yung mga layunin, dapat ito ay sinusunod, ginagawa at patuloy na pinapanday o nililinang. Kailangan kapag gumawa ka ng layunin, hindi lamang basta mo ito kinuha, kundi dapat inaasahan mo na dapat ang mga layunin ay nakaangkla sa bawat gawain o activity na iyong papagawa at tuturo sa iyong mga mag-aaral. Narin ang inaasahang pagganap sa paggawa ng pagsulat ng isang alamat. Syempre, sa pagsulat ng isang alamat, dapat ito ay pansarili, individual ito. Una ay ang dapat sa paggawa ng isang alamat, ikaw ay may sariling pamagat. Dapat ito ay maiksi lamang. At dapat ito ay isang katanggap-tanggap o mayroong kakaibang impact kapag nabasa ng mga mambabasa. Pangalawa, dapat ito ay may balangkas, may wastong pagkakasunod-sunod, narinang simula, gitna, at pangwakas sa pangyayari. Pangatlo, syempre,
Sa usaping pangwika naman tayo, ito ay nakaangkla sa ating layunin. Kailangang magagamit ng mga mag-aaral ang ating tinalakay na wika ngayong araw na ito. At ito nga ay ang pang-abay o at ang mga uri ng pang-abay. Ngayon, kapag nakagawa na kayo ng isang alamat, tiyaki na dapat taglay nito ang tatlong nakalagay na nariyan. Ngayon, bilugan din ang mga ginamit na salita o mga uri ng pang-abay at sa likod ng iyong papel, sa buong papel, isulat mo doon yung mga salitang pang-abay at tukuyin mo ang uri nito. Ayan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pakinig sa akin. Muli ako si Ginoong Charmon Earl M. Ocampo, guro sa Filipino sa Baitang Ikasyam ng Manila Cathedral School. Naway sana merong kayong napulot mula sa aking tinuro ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Naway patuloy tayong natututo at patuloy tayong maging isang mamamayang mayroong makabuluhang pagkatuto. Yun lamang po at maraming salamat.